Ito, tatanggalin natin. Ito. Oh. Hanapin mo lang yung ano. Make sure, basta make sure na nakalagay yung susi sa ignition, pero hindi na kasi hindi yung makina. Yung same, of course, yung negative nito, ilalagay mo sa negative ng battery ng multimeter. Tapos yung sa positive, hanapin mo lang yung positive wire nung socket nung TPS. So, titingnan natin. Ito yung output niya. May positive wire niya, tapos yung output niya. So, kita mo gumagalaw. Ito yung sa positive, tapos ito yung sa output. So, isasaksak natin para matis natin yung TPS. Ito yung makina 4M40. Ayan. Medyo mahina yung ilaw natin sa rakyat. So, ngayon, ito hindi ko pa na-adjust. So, ito, balatan nyo pala yung sa positive, yung sa wire niya, yung output, para matest ninyo kung anong kalalabasan niya sa meter niya. So, yan, nakasaksak na yung sa socket, yung sa TPS. So, check natin doon sa positive nito, sa positive wire din ng TPS. So, makikita nyo, gumagalaw na. Yun. So, ito yung idle niya. Pakita mo. 1.27. So, medyo mataas. Dapat yan, mga 0.5 or 1 ang basa. So, pag ipo-full throttle natin, ito, full throttle na. Tingnan mo kung gumagalaw yung yan. So, full throttle na yan, nasa 4.90 siya. Okay naman yan, pero dapat nasa 4.5 or between 4.5 to 5 ang ano niyan, basa niyan. So 4.90, okay na rin yan, pero subukan pa rin natin adjust para makuha natin yung 5. Okay, so adjust natin. Gamit lang tayo ng screwdriver. Madilim. Ayun, medyo masikip. Siya. Ito, gagamitan natin siya ng screwdriver. Luwagan mo lang ng konti. Ayan. Luwag na siya. Tapos yung isa. Doon. Pag malawag na siya, ipihit mo lang yan. Pero dapat nakalagay pa rin yung ground tapos sa positive wire para makita mo yung basa. Medyo nahihirapan tayo. Ayun. Ito yung sa idle. Ipihit natin siya. Dahan-dahan. Ayun. Medyo hindi ko makita. Dapat nasa medyo mataas na. Pus mo. So ito po ngayon, isiset natin. Dapat make sure na nakalagay yung positive wire ng digital meter doon sa positive wire ng TPS socket. Tapos yung ground din, nakalagay din sa ground. So ito, i-adjust na po natin yung TPS sensor mismo. Siset natin sa 1.0 or 0.5 to 1.0. Yan, titingnan nyo po dyan. Okay. Yan. 0.99 siya. Yan. Just ihigpitan nyo lang po yung scroll. Kung nakuha nyo na yung desired na volt reading. So, i-check natin din. Yan yung idle niya ngayon. Nakuha natin yung 1. Tapos, so, ipo-full throttle natin siya. Dapat, lalabas siya ng 4.5 to 5 volts.
Ayun. So sa 394 lang yung reading niya. 459 yung full throttle reading niya. 459. So isang point na lang para mag 5. Okay na yan. So nakuha na natin. So thank you Sir Orly sa tinuro mo. The best. Itatry na lang natin sa shifting niya. Papanda rin natin mamaya. Okay na.